I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello and hello, E-Universe. It's me again. Shout out sa inyo mga beshwa, sa mga Marcos loyalists and supporters, sa mga Pilipino sa buong daigdig, siyempre sa mga OFW. Hello, hello. So yun guys, so meron tayong nakita dito, no? So nakakaano, no? Nakakalungkot lang talaga, as in. Siyempre kahit sino naman siguro na pag ano, yung tao na bumuto kay Sara, masasabi niya siguro na talagang dismaya siya kung bakit binuto niya si Sara Duterte. Ito, kinukumpara kasi ito si dating Bipilini at saka si Sara sa kasalukuyan, no? Alam nyo, ito, basahin ko guys, ha? Basahin ko at ano po ang kapalagayan nyo dito sa sinasabi niya. Guys, wow, sabi ng Impact Leadership, para may, ano, maihatid ko rin naman sa inyo. At nang sa ganun, sa next election, alam nyo kung sino iboboto natin. Sabi niya, Sara says it's her job to support KOGC. Lini visit communities affected by Inting. Oh, nung that time yan na si Lini Robredo naging vice presidente. I'm not Lini followers because I am Marcos loyalist. Anti-Marcos po yan. Dilaw po yan. Pero, yung pagka-anti-Marcos niya, wala tayong magagawa doon guys. Pero pagdating sa ano, yung bilang isang BP ng Pilipinas dati, kahit papaano nagawa niya din yung kanyang obligation, 'di ba? Oh, nakita niyo naman yun eh, no? Well, hindi naman perfect, ganun talaga kasi ang trabaho lang ng BP is maghintay lang. If ever naman magkasakit ang pangulo, mag-take over siya. Ganun lang yun. Pero nasa sayo yun bilang mambabatas kung ano ang maari mong maitutulong sa ating mga kababayan. Si Lini Robredo guys, dito tayo magbe-base sa kanyang mga galaw, no? At saka yung kanyang mga confidential fund, yung mga budget niya mababa lang. Wala pa yata 1 billion, I think 700 or 600 million yun lang, mga kababayan. Oh, so kasi malaki din ang diferensya, no, ng pagkatao nila ni Lini Robredo at saka Sara Duterte. Si Sara Duterte, sabi kasi dito, Vice President Sara Duterte attend the 39th anniversary celebration of the Kingdom of Jesus Christ, KOGC, on Sunday night, September 1, where she affirmed her moral obligation both as President, Vice President, and as a Davao News to assist and comfort them, especially if they feel persecuted. There's no nagpe-persecute dyan po sa KOGC. Lagi nyo po tandaan yan. Legal po ang, ang pagpunta ng mga police. There's no harassment, there's no human rights, there's no violation na ginawa nila. Yung dala nilang warrant of arrest, yan po ay legal galing sa korte dahil po nga dito sa kasalanan ni Kibuloy na human trafficking, money laundering, child abuse, etc., etc. Yun! Diba? Pero minamali po 'yan, no, ng mga KOGC members at ang mga DDS, feeling nila biktima sila, feeling nila hinaras. Actually sila nga ang haras eh. Obvious naman 'yun eh. Maraming video ang PNP yung kung paano pinupukpok ng mga KOGC members ang ibang pulis, pero hindi lumaban. Pero kung nagkataon sa panahon ni Digong 'yan, wala na. Kawawa kayo, ha? Pero dahil smooth at magaling mamuno si Pangulong Marcos Jr., ayaw niyang mayroong marahas na nangyayari sa kanyang administration. Ganun dapat ang isang leader, di ba? Oh, tuloy, sabi niya. Meanwhile, on the same night, former Vice President Lini Robredo visited communities in Naga City to personal check on residents and barangay affected by flooding caused by heavy rainfall from Inting. Oh, yun. Nung that time kasi yan, pumupunta siyempre si Lini Robredo at kasalukuyan guys dahil 'di ba meron siyang programa Angat Buhay, hindi man always nakakatulong, pero you know, as a public servant nagagawa din naman niya siguro ang kanyang tungkulin bilang Bicolano, no? Bicola niya. So mas okay 'yun kaysa naman ito. Makikita niyo dito yung ginagawa ni Sara Duterte guys na mas
mas kinakampihan niya, mas favor siya, mas binigyan niyang priority itong mga KUGC members. At kung tutuusin, kukumbinsihin niya sana itong si Kibuloy na masumuko. Kaso hindi eh. So, dito natin sasabihin na protector siya ng isang pugante. Real talk po tayo. Hindi niyo pwedeng malian yan. Ha? Saan ka makikita ang mambabatas na pinoprotektahan ng isang pugante na nagkasala sa batas? Diba? Oh, alam nyo, hindi madali ang paghuhuli ng mga ganyang tao. Lalo't yan si Kibuloy, may armas yan. O, di ba nabalita yan? Doon sa, yun, sa bundok ba yun? Oh, well, anyway. Siyempre, maraming grupo yan. Tapos, ang gusto nyo, 10 pulis lang ang pumasok. Ano yun? E, 30 hectares nga yan, sabi ng Pangulong Marcos Jr. Natural, dapat maraming pulis para maiwasan ang karahasan. Kaso lang, itong mga KOGC members ay nang haharas. Mga kababayan. So dahil dito, tingnan nyo, basahin natin guys. O tingnan nyo, o, kinukumpara si Lini Robredo at saka kay Sara Duterte. O, kaya ipakita natin sa inyo. Sabi ni Sara Duterte. Ganito ba yon mga kababayan? Parang walang ano ito guys, wala talagang alam ito si Madam Pusit. Lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. What the heck? As a Vice President and as a Davaoinos, I am here to comfort you. I have a moral obligation to assist you if you feel that you are persecuted. Kahit kukunti lang kayo. Oh, talagang kukunti. Tapos may plano pa kayo mag-rally? Mag-people power? Ano eh, sabi nyo 80 million, sabi nung isang babae ng KOGC members. Eh baka wala pa kayong 80 million, baka 80 pesos, 80 katao lang. O, di ba? Sabi niya, I'm here to comfort you. I have moral obligation. Oh, mayroon siyang obligation para protektahan ang KOGC members at ang mga DDS na ang feeling nila ay hinara sila, pinaresecute. Kailan? Kung may namatay man sa mga KUGC, yun ay nagkaroon ng cardiac arrest. Sakit niya po yun. Tapos isisi nyo kay General Torre. Kaloka. Hindi nyo kayang bilugin ang majority ng mamayang Pilipino. Hindi kami statua para hindi alam ang galaw ng mga pulis at ang galaw ng mga KUGC. Hoy, excuse me. Oh, wow. Buti pa, kamo ha. Buti pa ito si Sara Duterte. Ha? Kino-comfort niya itong mga nanghaharas sa kapulisan, itong member ni Kibuloy na kung tutuusin, ang pinoprotektahan nila isang pugante, isang manyakol at child abuse. Oh, kaysa naman, ang ginawa ni Sara Duterte, wala man lang siyang malasakit nung time ng Karina, nagsasuffer ang mga ibang Pilipino dahil binahaan. Eh, ang ginawa niya, kasagsagan, pumunta ng Germany, nag-fly-fly. Oh, di ba? Tapos, palabas ng mga utak pusit na dilis. Aba, kasalanan pa ni PBBM. Pinagtatanggol pa. Binuto ka ng 32 million. Tapos yan ang sasabihin mo, I'm here to comfort you. Oh, mayroon talaga siyang moral obligation. Oh, siyempre, mga kababayan. Oh, tingnan nyo mo yung mga nabahaan that time. Wala siyang moral obligation. Tatakbo lang ito para lang sa pansarili eh. Ha? Gusto lang makaupo sa Malacanang na wala namang hindi naman siya very well experienced mga beswa. Kayo naman oh. Oh, ang daming kapalpakan na nangyayari. Mm-hmm. So dahil dito mga kababayan, oh, ito tingnan mo si dating former BP Lini, former Vice President Lini Robredo, visited communities in Naga City to personally check on fellow na Nagawinos and barangays affected by flooding caused by heavy rainfalls from Inting. Oh, yun. Nagbisita-bisita siguro yan, no? Kahit wala na sa posisyon sa gobyerno. Oh, dahil alam nyo naman ang Inting, talagang grabe din yun, nagsalanta mga kababayan. Kaya yan, no? Alam nyo,
kahit hindi ka man ano, public servant, kahit hindi ka naman ano, well guys, kung mayroon kang pusong mamon, maunawain sa kapwa mo, kahit hindi ka politician, pwede ka naman tumulong actually eh, no, sa ating mga kababayan if sobra-sobra naman ang kapal ng pera sa bulsa mo. Ganun lang kasimple. Share your blessing, sabi ni Lord. Pero to si Saba, Sir Sara, trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Oh, see? Trabaho niya talaga bilang pangalawang pangulo ang protektahan, ang nagkukuber, ang nagpoprotekta ng mga, ng isang pugante. Oh, trabaho niya yan para protekta ng isang pugante. Saan kayo makikita, only in the Philippines, isang politician, pinoprotekta niya ang isang pugante instead na kumbinsihin. So, tapos sasabihin nyo ngayon sa social media na mataas ang ratings niya for the mataas ang rating niya for the next president. What? Mind condition yun. Huwag kayo maniwala dyan. So, ito. Tingnan nyo ito, guys, ha? Sabi nyo, oh, bakit kayo nakikialam? Anong nakikialam? Binoto ko yan. Oh, dapat lang. Bigyan niya ng ano, comfort din ng mga nasalanta ng bagyo. Oh, obligation niya dapat yun. Kaya madala na kayo, ha? Yung mga bumubuto sa kanya. Isa na ako doon. Sa kanyang pagdalo sa ika-39 abersaryo ng Kingdom of Jesus Christ, ayan, muling humingi ng paumanhin si Vice Presidente Sara Duterte sa mga membro dito dahil sa paghingi nito nito sa kanilang suporta para sa kandidato ni Pangulong Marcos Jr. nang ito ay tumako noong 2022 eleksyon. No? Tingnan nyo. Ito si Sara, mahilig talaga manumbat ito, guys. Ha? Kaya mahirap maging kaibigan ito. Mahilig manumbat. Humingi daw siya ng tulong sa makikiojisi kasi pinopromote niya, kinampanya ni Duterte, ni Sara, si Pangulong Marcos sa kanila. Bakit? Gaano ba ano yan? Gaano ba kadami yan? Hindi naman yan binuto si Pangulong Marcos Jr. Kaya nasabi natin, hindi niya binuto ng makikiojisi at DTS kasi tingnan niyo votes niya nung vice presidente nung last 2022 election, 32 million. Kay Pangulo 31 lang eh. O sa ibig sabihin hindi siya binuto. Kung binuto siya ng KOGC members at saka mga Duterte supporters, dapat pantay lang ang score doon sa votes. Ha? Sa boto niya. Vote score, ika nga. 32 dapat. Kaso hindi eh. Hindi talaga si binuto. O ako naman guys, ito lang maiparating ko kay Sara Duterte. At siyempre sa mga Marcos loyalists, ako rin humingi ako ng tawad. Sa mga Marcos loyalists, dahil nung Kalye Sorbi ko, kinampanya ko si Sara Duterte sa mga tao at sa mga Marcos loyalists. Through my channel, ina-upload ko dito ang mga Kalye Sorbi ko. Siyempre, part ng kampanya na yun. Para mainganyuhan mo ang mga ibang Marcos loyalists at ang mga ibang tao na para iboto si Sara. Kaya ako'y humingi din ng tawad sa inyo. Ako, nadala na. Next time, hindi ko nagagawin yun. Kung sino yung endorso ni Pangulong Marcos Jr., yun ang ikakampanya ko. Nako, kahit sa init ng araw, kahit halos masunog na yung balat namin, nagkakalyesurbi kami para lang ikampanya si Sara Duterte, kaya humingi ako ng kapatawaran sa inyo. Yan guys, ha? Tuloy, ito ay kabila sa abiso ni KOGC na huwag na lang itong dumalo dahil umiiral na tensyon sa lugar. Sa kanyang talumpati ni Rawani din ang sitwasyon sa KOGC compound kung saan mahigit 2,000 ang naghahain ng arrest warrant sa puganting si Kibuloy. Ayan, bilang isang crisis disaster. Kaya nga, dapat nga sumuko siya para tapos ng problema. Kung wala siyang pagkakasala, anong kinatatakutan niya? Matatanda na si Marcos at Sara Duterte magkatambal, tumakbo sa ilalim ng Unity ng 2020 Fools. Wala na yan. Wala na, tibag na yan. Si Sara ang unang naghiwalay. Siya mismo ang unang sumira sa Unity. Klaro yan. Ngayon, sabi pa dito, in another forum, I will totally explain myself kung bakit ganyan ang nangyari at bakit gano'n ang desisyon ko, sabi ni BP Sara sa KOGC event. Ay, problema mo na yun. Ha? Kung kahit kinausap ka ni Senator Aime at ni Pangulong Marcos Jr. bilang BP niya, kung tumanggi ka ng paulit-ulit, wala silang magagawa. Kasalanan mo din yun, ba't ka kasi pumayag? Ano yun?
Parang ano yun, pag sinasabi siya yun, oh, kainin mo yun. Yung ibak, kainin mo ba? Natural, hindi. Ganun lang yun. Nasa sayo yan. Kahit hindi mo naman siguro ano eh. Kahit hindi ka naman magiging BP niya, marami naman pwede siyang makukuha ng pagiging ano dyan eh. Ma, vice presidente niya. Ayan siya oh. Ayan oh, BP Sara, sabi ng People's Tonight. BP Sara, dumalo sa Kejisu anniversary. Dumali si Vice President. Ayan. Celebration 39 ng Kingdom. Aba, baka nandyan si Kibuloy sa ilalim. Nag-inerp sa compound Davao City noong Linggo, September 1. Na kasalukuyang bantay sarado ng pulisya sa paghahanap sa pugante leader na si group sa grupo ni Apollo Kibuloy. Tapos alam nyo ba itong mga DDS pinagtatawanan ng gobyerno. O hindi daw nila mahuli-huli si Kibuloy. Alam nyo, hindi madali po 'yon. Take time po 'yan. Ah, hindi instantly. Kaya huwag kayong attack. Ha? Very smooth lang kasi ang galaw ng mga pulis, hindi sila nangharas, kundi ang mga KUJC member ang nangaharas, ha? Oh. Kasi proseso po 'yan. Ha? Ang paghuhuli diyan, hindi instantly. Huwag kayong atat, kayo naman 'no. Masyado niyo minamaliit ang Marcos administration. Ngayon, pag ibalik ko sa inyo kaya, paano po nangyari nung panahon ni Digong, correct me if I'm wrong, yung more than na 31 na sabungero na wala at pinagpapatay, hanggang ngayon hindi pa nakita. Nasolve ba ni Digong? Wale. Kaya huwag kayo nagmamaliit-maliit. Bago kayo magsalita, tingnan nyo muna yung puno nyo. Kung nasolve ba ang 31 na sabungero na nawala hanggang ngayon. Oh, correct me if I'm wrong. I-search nyo. Nagmamagaling kayo, kala nyo feeling perfect. Feeling perfect kayo talaga. So yun guys, ang aking pinakalitest updates, Bejaw. Ha? Oh. Ako din, nagsisi ako talaga. Nagsisi akong bakit binuto ko ito sa Sara Duterte. Tama nga yung sinabi ni Las Cañas, mga kababayan. Sabi niya kay Pangulong Marcos Jr., huwag ka magtiwala yan kay Sara Duterte. Traitor yan. Ha? Tama nga. No, di ba? Tama nga. Si Madam Tukhang yan eh. So yun guys, see you again on my next upload video. Bye bye bye. And babus. God bless Philippines.